Panay ang hit-hit ng sigarilyo ni Cole habang nakatingin sa babaeng pinaparusahan sa kanyang sala. Nakaupo lamang siya habang pinapanood ang paghihirap ng babaeng iniputan siya sa ulo ng 2 beses. Wala siyang puso habang Panay ang hingi ng tawad ng babae sa kanya. Pero ni pagkibot ng bibig ni Cole ay hindi niya ginawa. Cole, patawarin mo na ako pakiusap. Hindi ko na kaya. Hindi ko kagustuhan na lokohin ka dahil tinakot lamang ako. Tinakot ka? Pero hindi ka natakot sa kaya kong gawin sa'yo kapag nalaman kong niloko mo ko? Mas iniisip mo ang takot mo sa kanila. Pero sa akin, hindi. Walang ganang tanong ni Cole sa babae. Patawarin mo ako, Cole. Cole, tulungan mo ako. Hinging tulong ng babae, ngunit hindi nadaig ng awa si Cole. Hinayaan niyang magdusa ang babae sa kanyang harapan. Ang hagulhol nito na hindi nagbigay ng kahit konting pagkislot. Hanggang sa mawala na ito ng malay. Ibinalik ni Cole ang pudpud na sigarilyo sa kanyang ashtray at saka tumayo. Ang makisig nitong katawan, ang malaanghel na muka, ngunit kalaki pa matinding kasamaan. Walang inuurungan, mapabata man o matanda. Basta humadlang sa buhay niya, ay hindi siya mangingimi na alisin ito sa kanyang landas. Siya si Cole Del Gracia, ang panganay sa lahat ng Del Gracia Brothers, ang masalimuot itong naging buhay, ang nagbigay ng malaking pagbabago sa dating malambing at mabait na si Cole. Isa siya sa inampo ng isang mafia lord. Siya ang naunguna sa kanilang 12 na magkakapatid na Del Gracia. Tumawag na ba ang iba? May balita na rin ba sa pinapahanap ko sa'yo? Tanong ni Cole sa kanang kamay niyang si James. Simula nang mabuwag nilang magkakapatid ang sariling imperyo ng ama, naging tahimik ang pamumuhay nilang magkakapatid. Sila na ngayon magkakapatid, ang may tanga ng imperyo ng ama, at wala nino man ang makakasigira nito. Nakausap ko na si Dace, Cash, Vince, Trey, Troy Brett, Paul, Jewel, Zeke, Luke at Thor. Uuwi daw sila sa mga susunod na araw. Matapos silang patayuin ang imperyo niyo sa iba't ibang lugar. Tungkol naman sa babaeng pinapahanap mo, kasalukuyan kaming nagpalaro ng 1,000,000. May 10 babae na ang naglakas loob na sumali. Nandito sa tangan kong folder ang mga impormasyon nila. Ikaw na lamang ang pipili kung sino ang gusto mo sa kanila. Sabi ni James. Sinulya pa ni Cole ang folder na sinasabi nito. Kaya kahit wala sa kondisyon, nagawa niya pa ring buksan ito. Bumungad sa kanya ang 10 mga babae na magaganda at mayayaman. As usual, hindi ito ang tipo niya. At wala siyang magagawa kundi maghanap pa rin ng ibang babae na papasa sa standard niya. Kailangan niya na magkaroon ng pamilya dahil hindi na siya bumabata. Isa sa pangarap ni Cole ang magkaroon ng sariling pamilya na mamahalin siya dahil hindi niya ito naranasan sa kamay ng ama niyang inampon siya. Ang 10 babaeng yan ay mga anak ng kilalang bilyonaryo sa Pilipinas. Ang iba naman dyan, mga modelo at galing sa makapangyarihang pamilya. Wala na bang iba? Bored na tanong ni Cole at tinapon ng mga larawan ng babae na hindi niya mapusuan. Wala ka bang nagustuhan? Tanong pa ni James. Ngunit sa paglipat ni Cole ng pahina, isang larawan ng babae na malaanghel ang ganda ang nakaagaw sa atensyon niya. Who's this? Tanong niya kay James. Napakislot si James nang mapansin ang larawan ng pamangkin na aksidente niyang nailagay doon. Pasensya na sir, pero hindi kasali ang babaeng yan sa pagpipilian. Mukhang nagkamali ako nang ayusin ko ang mga larawan. Ani James, I won't repeat myself, James. Sino ang babaeng to? Anong pangalan niya at taga saan siya? Kinilabutan si James sa pinapakitang ugali ni Cole. Mas nanaig sa kanyang takot para sa pamangkin. Sir, hindi talaga kasama ang babaeng yan sa listahan. Pamangkin ko siya at ang pangalan niya ay Ava Manalo.
Isa siyang elementary teacher sa probinsya. Pasensya na, sir. Sabi ni James, I want her. Sir, hindi kasali ang pamangkin ko sa mga babaeng nasa listahan. Hindi napigilan ni James na magtaas ng boses dahil natatakot siya para sa pamangkin. I won't repeat myself, James. I want your niece to be my bride. Hahadlangan mo ko o gusto mong pasabugin ko ang bungo mo ngayon mismo sa harap ko? Dumagundong ang boses ni Cole sa buong mansyon. But she is innocent, sir. Wala siyang alam sa ganitong bagay. Please, bilang kanang kamay mo, sir, have mercy. Hayaan mo ang pamangkin ko. Lumuhod pa si James sa binata kahit malabo pa sa sikat ng araw na pagbigyan siya nito. Hindi kaya ni James na dalhin sa kapahamakan, lalo na sa magulo niyang mundo ang pamangkin. Sila na lamang ang natitira na magkamag-anak dahil na rin sa isang mapait na aksidente na bumawi sa buhay ng mga magulang nila. Ang dalaga ay isang inosente at mabait na dalaga na kayang itaya ni James ang buhay, huwag lamang ito mapahamak. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, nailagay niya ang pamangkin sa lungga ng isang dragon. You're actually testing my patience, James. Ang pamangkin ko na lang natitira sa akin, sir. Ayaw ko siyang mapahamak. Nagkamali lamang ako ng paglalagay ng larawan dahil sa pagmamadali. Ngunit hindi na talaga nakinig si Cole. Hinugot niya ang baril at walang pagdadalawang isip na binaril si James sa hita. Hindi nakagalaw si James sa pagkagulat at sakit, lalo na nang umagos ang dugo niya sa maputing lapag. Kung hindi mo gustong ibigay sa akin ang kusa ang pamangkin mo, ako mismo ang kukuha sa kanya. Dapat kilala mo na ako, James. Kung anong naisin at gustuhin ko, hindi ko titigilan hanggat hindi ko nakukuha. Ngayon, ang pamangkin mo ang gusto kong angkinin. Saad nito, bago naglakad paalis. Naiwang lumuluha si James para sa buhay ng pamangkin na kay tagal niyang iningatan na huwag malaman ng malagim niyang trabaho. Galit na galit siya sa kanyang sarili. Dahil hindi pa rin niya kayang protektahan ng dalaga matapos ang ilang taon na pagsusumikap niya na maging makapangyarihang tao. Isang dalaga ang masayang nagtuturo sa mga bata sa ikalawang baitang. Ito ang naging trabaho ni Ava sa loob ng 3 taon simula nang umalis siya sa kanyang dating trabaho. Ang trabaho niya noon ay isang agent. Dahil sa kagustuhan na makaiwas sa magulong buhay, iniwan niya ito. Teacher, bakit po kaya ang layan ng stars sa atin? Hindi po ba natin sila pwedeng lapitan? Tanong ng isang estudyante kay Ava. Hindi, dahil ilang libong milya ang layo niyan sa atin. Maliit man sila makikita, mula sa atin, ako, higante ang mga yan na kayang sumira ng planeta. Paliwanag ni Ava sa mga bata, kaya mas lalong kumislap ang mga mata nila. Kung ganun po, teacher, mas malaki po ang buwan? Oo, ang buwan ay napakalaking planeta, ngunit mas malaki pa rin ang planeta natin. Ang araw ang pinakamalaki sa lahat, dahil ito kumbaga ang nagbibigay ng liwanag sa mundo. Napapatango na lamang ang mga bata sa kanya. Magtatanong pa sanang muli ang mga ito, nang biglang tumunog ang bell, senyales na tapos na ang pasok sa araw na yon. Kanya-kanyang labas ang mga ito, kaya naiwan si Ava sa loob ng silid upang ayusin ang classroom bago ito iwanan. Pasado 6 na siya na makauwi dahil tinapos na rin niya ang lesson plan para bukas. Ngunit sa paglalakad niya sa dikadiliman na daan, napansin niya ang isang sasakyan at 2 tao na nakasunod sa kanya. Muling bumalik ang takot niya noon na ganitong ganito rin dahil ayaw niya na magkaroon pa ng kahit anong ugnayan sa dating buhay. Binilisan niya ang paglalakad hanggang sa bumilis din ang pagsunod sa kanya ng 2 lalaki. Nagulat pa siya nang makabungguan ng isang napakatangkad na lalaki. Pasensya na po. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Aniya pa. Are you lost, baby girl? Sabi pa ng lalaki
kaya hindi naiwasan ni Ava na magtaas ng tingin. Palihim pa siyang napasinghap nang makita kung gaano kagwapo ang binatang nasa harapan. Ang madilim nitong mga mata, malaking pangangatawan, lalo na ang maputing balat na kaiinggitan mo. Ah, nanonood ka ba ng 365 days, sir? Wala sa loob niyang tanong sa lalaki. Kaya naman, napamura ito ng malutong. Kakaiba ka pala talaga. Mas lalo ako nagkaroon ng dahilan para kunin ka. Napangiti pa nitong sabi kaya naman kinilabutan si Ava. Nababaliw ka na ba, sir? Dahil ba yan sa kapapanood mo ng mga mafia movies? Itulog mo na po yan at baka pagising mo tuwid na yung pag-iisip mo. How old are you? Baliwala pa nito sa sinabi ni Ava. Nagsisimula ng makaramdam ng inis si Ava. Dahil may kaharap siyang baliw at lalo na ay mas lalong dumidilim. Ibig sabihin, mas mapapagalitan siya ng Tito James niya dahil ginabi na naman siya. Sir, sorry pero wala akong oras na makipaglokohan sa'yo. Kung maaari sana, lumayas ka sa harapan ko dahil ginagabi na ako. Feisty, ha? Huh? Mas lalo pang natuwa ang lalaki kaya naman nilagpasan niya na ito. Ramdam niya pa rin ang pagsunod nito, kaya sa inis niya ay binalingan niya ito. Bakit mo ba ako sinusundan, ha? Isusumbong na talaga kita sa mga pulis. Go ahead. Inuutusan mo ba ako? Ano bang trip mo? Hindi porket gwapo ka, hahayaan na lang kitang tarantaduhin ako ng ganito. Para sabihin ko sa'yo, mister, mura lang magpatingin sa mental institution. Matapang pang sabi ni Ava. Nagpunta talaga ako dito para sunduin ka, future bride. May sapa ka na talaga, no? Sa kakapanood mo yun ng K-drama? O sadyang takas ka sa mental? No. No, you're gorgeous. Anito at saka sinipat si Ava simula ulo hanggang paa na nagpakilabot sa dalaga. Gwapo ang lalaking nasa harapan ni Ava. Ngunit ang itsura at tindig nito ay hindi niya gusto. Mapanganib ang nakikita niya sa lalaki. Makapangyarihan at nakakatakot dahil sa nararamdaman niyang presensya nito. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Hindi mo ba alam na nasa harapan tayo ng school? Wala na rin mga dumadaan na estudyante at sasakyan. Umuwi na kayo dahil mamaya lamang may mga pulis na mag-iikot dito. Sabi pa ni Ava. Hulaan mo kung anong kailangan ko sa'yo. Mukha ba akong si Madam Oring? Kung gusto mo pala na hinuhulaan ka, pasensya ka na at hindi ako ang tamang tao para dyan. Kung may mata ka, nakikita mo naman siguro kung anong trabaho ko, diba? Pinakita pa niya ang ID niya. Baka sakaling hindi pa rin alam ng lalaki. You making me damn crazy about you, woman? Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito sa tanang buhay ko. Ang mabaliw sa isang babaeng hindi ko naman talaga kilala. Mukha nang may sapak sa ulo ang binata sa mga sinasabing katagang yon. Mukha itong gwapong manyakis na hindi alam ang pabalik sa mental hospital. Sa ayos ito, mukhang galing sa mayamang pamilya. O isang mayamang pamilya dahil na rin sa branded at lahat ng nasa katawan nito ay mamahalin. Baliw ko na nga talaga. Kaysa magalit ang lalaki, lumapit ito kay Ava at mas lalo pa siyang tinitigan. Nakangisi habang nagniningning ang matitiim na mga mata. Bakit mo ba ako tinitignan ng ganyan? May kailangan ka ba sa akin, ha? At kanina ko pa napapansin na pinagtitripan mo ko? Meron nga akong kailangan sa'yo. Ano? Ikaw mismo. Pagsabi ng lalaki, bigla na lamang may tumakip sa bibig at ilong ni Ava. Naamoy niya ang matapang na pabango kung saan siya nakaramdam ng hilo. Hindi niya naramdaman ang kanyang mga paa, kaya naman nabuwal ang katawan ni Ava. Matigas na braso ang sumalo sa kanya. Dinig pa niya ang huling sinabi nito na hindi talaga makakalimutan ni Ava. Nice meeting you, my future bride. Nalintik ka na.
Yan ang naisambit ni Ava sa kanyang isipan. Lalo na nang mapansin niya ang isang lalaki na hindi niya akalain na makikita niya sa ganitong sitwasyon. Nawala na ng malay si Ava at hindi na nga alam ang sumunod pang nangyari. Palabasin niyo ako dito, mga buwisit kayo! Tito James, ba't mo nagawa sa akin tong kalokohan na to? Tatlong oras nang nagsisisigaw si Ava sa loob ng silid kung saan siya ay kinulong ng magaling niyang tito at ang lalaking baliw na dumukot sa kanya. Nakasuot din siya ng gown pang kasal at binantaan na kapag sinira niya o hinubad ang gown ay papatayin siya nito. Nakaramdam ng takot si Ava, ngunit hindi sapat yun upang pumayag siya sa gusto ng lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ni Ava ang Tito James niya kung bakit ito nagawa sa kanya. Ngunit base sa tama ng tiyuhin sa hita at pasasamuka ay pinagbantaan nito. Kapag di niyo ako pinakawalan, sisiguraduhin kong babasagin ko ang bungo niyo. Muling hiyaw pa ni Ava bago bumukas ang pintuan ng silid kung saan siya ikinulong. Labing isang binata na parang bumaba sa langit ang bumungad sa kanya. Paano nga ba niya ito nabilang nang mabilis? Dahil matinik siya sa mga lalaking gwapo at malalaki ang katawan. Walang tapon sa mga itsura ng lalaki na nasa harapan niya. Miss, ang ingay mo ng sobra at kanina pa kami naririndi sa'yo. Hindi mo ba mahihintay ang kasal mo? Sabi ng lalaki na moreno ang balat pero ang lakas pa rin ang apil. Kasal? Anong kasal ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam na ngayon ang kasal mo? Tanong naman ang isa pang lalaki na puno ng tattoo sa katawan. Nagmukha itong daddy na tiyak na luluhod ang kahit na sinong babae kapag sinabi nitong luhod. Hindi kinakaya ng mga mata ni Ava ang mga demonyong anghel na nasa harapan niya ngayon. Ano? Hindi ako pumapayag sa lecheng kasal na sinasabi niyo. Pakawalan niyo ako dito dahil hindi ko maintindihan kung ano bang nangyayari. Basta na lang ako dinukot ng mukhang puwet na lalaking yun. As usual, isa na naman pala ito sa dinukot ni Cole. Wala na kami magagawa, miss. Ang kailangan mo na lamang gawin ay sumunod sa kanya para hindi na dumanak pa ang dugo. Malas ka, kasi ikaw ang natipuhan ng kapatid namin. Sabi naman ng lalaking, parang sisiwang buhok. Bago pa muling makasagot si Ava, isang babae ang pumasok sa silid at nakayukong magsalita. Magsisimula na po ang kasal, miss. Maghanda na po kayo. Anito na ikinatigalgal ni Ava. Ayoko! Sumunod ka na lang para wala ng dugo na dumanak pa dito. Sa kanila sinila si Ava, palabas ng silid kung nasan siya kinulong. Dinala siya sa isang lugar na sobrang ganda dahil sa mga bulaklak na nagkalat sa lapag, idagdag pa ang design sa paligid. Ganito ang kasal na pinapangarap ni Ava. Pero hindi sa ganitong paraan na sapilitan ang ginawa sa kanya. Sa unang bahagi, ay ang pare at ang lalaking dumukot sa kanya na gwapong-gwapo sa suot na taksido ang nakita niya. Magkukusa sana si Ava na pakasalan ng lalaki kundi lamang siya nito dinukot. Ngunit dahil kasali ang Tito James niya sa kalokohang ito, hindi niya rin ito mapapatawad. Hahanap siya ng paraan upang makawala sa lugar na to. Kailangan lamang niya humanap ng dahilan. Tumugtog na rin ang kanta at isa lamang ang masasabi ni Ava na sayang ang ayos ng kasalan dahil hindi siya ang para dito. Baby, sabi pa ng lalaki nang tuluyan na siyang makarating kung nasan ito. Huwag mo akong tawaging baby dahil hindi ako baby, okay? Adult na ako kung di nakikita ng mga mata mo. Hasik ni Ava, kaya naman umismid ang pare na nasa harapan nila. I don't care, baby pa rin kita. Sabi pa nito, sa hangumisi na nakakaloko. Gusto na siyang bangasa ni Ava, ngunit pinigil lamang nito ang sarili. Hanggang sa magsimula na ang seremonya, pero hindi pa rin nakakaisip ng plano si Ava. Kung paano makakatakas, dahil maliban sa 11 gwapong lalaki ang bisita ngayon, napuno pa ng lalaki may hawak na baril ang paligid. Ang Tito James niya ay hindi rin niya nakikita ngayon. Nasaan ang Tito James ko?
Tanong niya sa lalaki matapos isuot sa kanya ang singsing. Hayaan mo muna ang tito mo dahil buhay pa siya. Isuot mo na sa akin ang singsing para matapos na to. Bakit ako? May kamay ka, hindi ba? E di isuot mo sa sarili mo. Hasik na naman ni Ava, kaya naman napataas ang kilay ni Cole. Alam kong matapang ka babae, pero sa ganitong oras, alisin mo muna yan dahil kasal natin to. Ikaw lang ang may gusto ng kasalan na to. Ipapaalala ko lamang sa'yo, kaya ikaw magsuot niyan sa sarili mo. Really? Hindi mo talaga isusuot sa akin yan? Nagbabanta pa ang tingin ni Cole, pero hindi man lang nasindak ang babae. Huwag mo kong tignan ng ganyan dahil baka bulaging kita. Kung akala mo masisindak mo ko, huwag ka nang umasa dahil hindi ako takot mamatay. Napawawa mga kapatid ni Cole dahil sa sinabi ng babae. Maski ang pare ay natawa ngunit kinasa na lamang ni Cole ang baril kaya nagsitahimika ng lahat. Uulitin ko ang sinabi ko, babae. Isuot mo na sa akin ang singsing o hindi tayo matatapos dito. Eh di hindi. Kahit abutin pa tayo ng Pasko dito. Bibilangan talaga kita, babae ka. Dahil hindi porkit hinahayaan kitang sagot-sagutin ako, ay papalagpasin ko na ang ginagawa mo ngayon. Babala ni Cole, pero hindi pa rin natinag si Ava. Sumuko si Cole kaya siya na ang kusang nagsuot ng singsing sa kanyang daliri. Nagsitawa na naman ang mga kapatid niya, kaya naman sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Huling seremonya ng pare ang "You may now kiss the bride," kaya pinigilan nito ni Ava. Hindi pwede, father. Hindi ko hahalikan ng damuhong yan. But why? Ito ang huling seremonya ng kasal natin, tsaka nagtutbrush naman ako. Inis na sabi ni Cole dahil kanina pa siya nagiinit sa babae. Ano naman ngayon? Kahit ubusin mo pa ang toothpaste niyo, wala akong pakialam. Hindi kita hahalikan dahil hindi kita gusto. Again, magugustuhan mo rin ako. Ayaw paawat ni Cole. Dahil masyado nang matagal ang kasal, nagkusa na si Cole na hapitin ang balakang ng babae at hinalikan nito sa noo. Nagpalakpakan pa ang lahat ngunit hindi si Ava. Dahil hahanap siya ng paraan upang makatakas sa kasalang ito. Kahit na malagay pa sa kapahamakan ng buhay niya. Natapos ang kasalan kaya naman nalasing na ang lahat. Tahimik na mga nakaupo si Ava sa kanyang upuan habang ang lahat ay nagsasaya. Kumuha siya ng tiyempo upang makaalis sa lugar na yon. Ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang harangan siya ng isang malaking lalaki. Hindi ka po pwedeng umalis, madam. Dahil umalis si sir. Pupunta na ako ng banyo. Tura naman ni Ava. Oo, wala ang magaling yung asawa. Dahil merong biglang tumawag rito kaya umalis muna ito pansamantala. Sasamahan kita. Bakit ikaw? Ikaw rin ba ang magbababa ng panty ko, ha? Sa tingin mo ba, makakawala ako sa dami niyong lahat? Saka babae ako? Kunwari pang galit kaya naman nag-alangan ng lalaki. Sige po, madam. Basta bumalik po kayo agad. Sabi na lamang nito, kaya ngiting tagumpay si Ava na nakapunta ng banyo. Wala siyang makitang kakaiba sa banyo dahil ni bintana ay wala. O kahit ang maliit na lagusan sa kisame ay wala. Nangatal siya at nagsimulang magpanik dahil wala siyang ibang madadaanan. Mabuti na lang at isang katulong ang pumasok sa banyo. Nagulat pa ito na makita si Ava. Akmang yuyuko ito nang batukan ni Ava kaya naman nawalan ito ng malay. Pasensya na po at kailangan ko lang makawala sa lugar na to. Aniya, saka pinagpalit ang mga damit nilang dalawa. Bago siya lumabas ng pintuan, sinigurado ni Ava na walang makakapansin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makaalis sa lugar na yon. Pero may isa pa siyang problema. Dahil ang pinaglabasan niyang mansyon ay nasa gitna ng gubat. Paano siya makakalabas sa gubat nito ng buhay? Sinundan niya ang daanan hanggang sa isang oras din siyang naglakad at sa wakas, nakalabas siya ng kagubatan at pumara ng sasakyan. Nakahinga siya ng maluwag dahil pag-uwi niya sa apartment nila ng Tito James niya, sisiguraduhin niya magtatago siya upang hindi siya matagpuan ng asawang si Cole de Gracia. Ang kaninang galit na mukha ni Cole ay mas lalong nagalit nang ibalita sa kanya ng mga kapatid na nawawala ang asawa. Nakatakas ito
kahit na sobrang higpit ng seguridad sa kanyang mansyon. Naibato pa niya ang hawak na baril sa mga tanga niyang tauhan. Hindi namin alam na magaling palang tumakas ang napili mong babae. Dapat kasi, inalam mo na bago mo pinakasalan. Malay mo, isang agent pa lang babaeng pinili mo. Kaya mas lalo kang mahihirapan. Sabi ni Days, napakape-kape pa upang mawala ang hangover. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko na bantayan niyo siya? Wala kayong inatupag kundi ang paglaklak ng alak at kumain ng kung ano-ano. Malay namin na hindi pala siya isang mahinang babae. Singit naman ni Cash. Ang galing niya, isa sa mga katulong sa mansyon ng binatukan niya para makalabas ng mansyon na walang nakakapansin. Hindi ko na madetect kung saan siya patungo pero sigurado sa mga oras na to, nagtatago na siya. Ang tatangan niyo kasi mga buisit kayo. Bakit hinayaan niyo makawala yon, mga buisit? Sa kamuling hinampas ang lamesa, kaya naman nabiyak ito sa sobrang lakas at gigil niya. Hayaan mo siyang magtago, dahil mahanap mo rin siya. At huwag ka mag-alala, dahil pinasara ko na mga lugar, lalo na ang airport, upang hindi na siya makalayo pa. Singit naman ni Vince na pupungas-pungas pa, na pumasok sa opisina ng kapatid. Mabilis na inimpake ni Ava ang mga damit na makarating siya sa apartment. Lahat ng kailangan niya ay dinala niya. Hindi na muna siya magtuturo at tinawagan ng principal ng paaralan. Wala na siyang oras upang ipaliwanag pa kung bakit. Nakita pa niya ang motorbike ng Tito James niya, kaya ito ang ginamit niya upang makaalis. Pero minamalas-malas nga, dahil tatlong motorbike ang nakasunod ngayon sa kanya. Dalawang kotse at pamilya ng isa sa nakasakay sa motorbike. Ito ay si Sisiu Boy, isa sa mga lalaking dumalo sa kasal kanina. Para sila ngayon ay kipagkarirahan sa daan. Naghanap ng paraan upang mailigaw ang mga ito ngunit nagawa pa rin siyang sundan. Sister-in-law, huwag ka nang tumakas dahil hindi ka makakawala sa amin. Kanina pagalit na galit ang asawa mo. Ilang tao na ang namatay dahil sa'yo. Sigaw pa ng isa sa mga lalaking naka-motorbike. Tantanan niyo ako dahil wala kayong makukuha sa akin. At wala akong pakialam sa inyo. Isa pa wala akong asawa. Malakas pang sigaw ni Ava at mas pinaharurot pa ang motorbike. Pero sa kasawi ang palad, isang sasakyan ang humarang sa iisang daan na maaaring daanan ni Ava. Wala siyang nagawa kundi ang tumigil. Sabi naman sa'yo, huwag ka nang tumakas dahil hindi ka makakawala sa amin. Bakit ba hindi niyo ako hayaan, ha? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Isusumbong ko talaga kayo sa mga pulis. Sa tingin mo pa may maniniwala sa'yo? Wala, dahil hawak din namin ang mga pulis. Mas mabuti pa kung sumama ka na lang ng maayos, para naman wala nang dugo ang dumanak. Hindi ako sasama sa inyo. Ba't ako sasama sa taong dinukot lang ako at pinilit magpakasal? Sasama ka sa akin o pagsisisihan mo ang katigasan ng ulo mo. Si Cole na ngayon na bumaba sa sasakyan. Sa likuran ni Cole ang Tito James niya na nakayuko. Tito James, ano ba talaga nangyayari? Nag-angat naman ang tingin sa kanya si James at puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Sasabihin ko si Ava, basta sumama ka na lang sa amin para wala na maging problema. Pero Tito, alangan pang sabi ni Ava, sumama ka na lang at ako nang bahalang magpapaliwanag sa iyo sa mga nangyayari. Wala nang nagawa si Ava kundi ang pakinggan ng Tito James niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking si Cole na nakayuko. Dinig pa niya ang sinabi nito ngunit hinayaan niya na lang. Tahimik siyang sumakay sa sasakyan na labag sa kalooban niya. Tatlong oras pinaliwanag ni James ang katotohanan sa pamangking si Ava. Noong una ay galit na galit ang dalaga, pero nang maunawaan nito ay saka lamang kumalma. Ano ba kasi ang ginagawa na larawan ko sa mga impormasyon na yun, ha? Saka bakit hindi mo sinabi sa akin na parte ka pala ng grupong to at kanang kamay ka ng isang mafia boss? Tito, alam mo ba na nasa kapahamakan ng buhay mo niyan? Hindi mo rin sinabi na isa kang agent, Ava. Napatigil si Ava sa pagsasalita, saka umiwas ng tingin. Anong gagawin ko ngayon?
tatanggapin na lang na asawa ko si Cole. Ano pa nga ba? Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang nangyari. Hindi ka naman pakakawala ng isang yan, kaya tanggapin mo at turuan ang sarili mo na pakisamahan siya ng maayos. Paano ang trabaho ko? Naisip ni Ava ang trabaho pati na ang mga mahal niyang estudyante. Pakiusapan mo si Cole dahil hindi ka naman pagbabawalan yan. Na bumalik sa dati mong buhay basta wag mo lang siyang gagaguhin at wag mo lang susuwayin. Para ang hirap naman po yata ng gusto mo, Tito. Makita ko palang pagmumukha niya, banas na ako. Sumimangot pa si Ava dahil naiinis pa rin siya sa tuwing nakikita si Cole. Mabait naman si Boss, sadyang mainitin lang ang ulo niya at mahilig manigaw, pero mabait naman siya. Talaga ba, Tito? Ba't parang labas yata sa ilong yung mga sinasabi mo? Hindi na muling nakasagot pa si James dahil tumunog na ang suot na rilo. Sinyales, natapos na ang pakikipag-usap sa pamangkin. Bakit tumunog yung rilo mo? Aalis ka na ba, Tito? Iiwan mo talaga ako sa baliw na lalaking yun? Nanlalaki pa ang mga mata ni Ava. Mag-asawa kayo, Ava. Wala na akong karapatan pa sa'yo. Dahil siya na ang asawa mo ngayon. Maniwala ka sa akin. Mabait siya at kahit mainitin ang ulo niya, hindi kanya magagawang saktan. Sabi ng kanyang tsuhin bago ito lumabas ng silid niya. Tito! Susundan sana ni Ava ang tiyuhin nang pumasok sa loob ng silid si Cole na siyang asawa niya na. As usual, suot na naman ito ang itim na business suit kung saan para itong modelo na lumabas sa magazine. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa kami tapos mag-usap ng tito ko. Tapos na, dahil tayo naman ngayon na mag-uusap. Sabi naman ni Cole, sa kahinila si Ava patungo sa kama. Ngunit nanlaban ng babae. Anong gagawin mo, ha? Bakit mo ako hinila papuntang kama? Sigaw pa ni Ava. I just wanna cuddle. Patanong pa nitong sabi kaya naman na patanga ang dalaga. Cuddle? Bakit? Mukha ba akong unan, ha? I'm tired, wife. Please, let me rest for a while. Lumamlam ang boses ng lalaki, kaya naman parang hinaplos ang damdamin ni Ava. Naramdaman talaga niya ang pagod ng asawa, ngunit naiinis pa rin siya. Eh di matulog ka? Nasa akin ba ang mga mata mo? Umiwas pa siya ng tingin. Hindi na nakipagtalo pa ang lalaki at naglakad patungong kama. Humiga nga ito nang walang pasabi, kaya naman nagtaka ng labi si Ava. Akala ko ba mag-uusap tayo? Yeah, please pick up. Hindi na ako magtataka at di ko gagawin ang mga ayaw mo, pero sa isang kondisyon. Pagsisimula ni Ava, wala na rin naman siyang magagawa kundi tanggapin na asawa niya na ang lalaking nabuhalang ito at mas pipiliin niyang maglagay ng boundary dahil wala talaga siyang nararamdaman para dito. Gusto ko sana bumalik sa trabaho ko sa pagtuturo at sana wag mo akong papasundan at magagawa ko pa rin ang mga ginagawa ko noon. Ano naman ang mga ginagawa mo noon aside sa pagtuturo? Tanong pa ng lalaki. Kaya naman napaiwas ng tingin si Ava. Wala naman. Tulad ng paglabas kasama ng mga kaibigan ko. Boy o girl? Ah? Mahalaga pa ba kung lalaki o babae ang mga kaibigan ko? Ang kaninang pagod na mukha ni Cole ay napalitan ng iritasyon. Girl, okay? Bumalik din sa dating itsura ang mukha nito na sagutin niya. Alright. Pagpayag nito. Ngayon ako naman ang magsasalita. Gusto ko, lumayo ka sa mga lalaking kakausapin ka o hahawakan ka kundi mahakapatay ako. Pangalawa, magpaalam ka sa akin kung saan ka pupunta para hindi ako mag-alala sa'yo. Pangatlo, every time na gusto kitang hawakan, yakapin at halikan, hindi mo ako itutulak. Sabi ni Cole na nagpanganga kay Ava. Seryoso ka ba dyan? Yes, I agreed with your conditions, right?
Ngayon, kailangan mong sundin ang kondisyon ko. Nagkatitigan pa sila na parang hinihila ng mga mata nila ang pagkatao ng isa't isa. Kaya naman sa bandang huli, sumuko na rin si Ava. Sige, kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, pasensyahan na lang tayo. Naiintindihan mo ba, Cole? Kapag di ka sumunod sa mga gusto ko, wala din ako susundin sa mga sinabi mo. Again? Sabi pa ni Cole. Nagtaka naman si Ava dahil mas lalo pang lumawak ang ngiti ng lalaki. Anong again? Sabi ko, naiintindihan mo ba, Cole? Yeah, say my name again, wife. Nangaakit pa nitong sabi sa kanya, kaya naman napatitig si Ava sa asawa. Cole? Pagsunod naman niya. Good, now come here at gusto ko magpahinga. Utos pa nito, kaya naman kahit labag sa kalooban ni Ava, ay lumapit siya sa asawa. Humiga siya sa tabi nito at saka nito ipinulupot ang mga kamay sa bewang niya. Isang minuto lamang at nakatulog na ang lalaki. Kaya naman ipinikit na rin ni Ava ang mga mata. Pagod siya at saka na lamang niya iisipin ang problemang to. Ang daming nangyari sa gabing to. Kaya naman ipagpabukas na lamang niya ang lahat ng problema. Isang linggo at nakabalik na si Ava sa dati niyang buhay. Nakabalik na rin siya sa pagtuturo ngunit hindi pa rin siya tinitigilan ni Cole sa madalas nitong pagiging bossy at saka mainitin ang ulo. Nasanay naman si Ava sa madalas nitong pagiging kwala dahil sa madalas na pagyakap sa kanya. Teacher, sino po ang poging lalaki na nasa labas? Inosenteng tanong pa ng estudyante niya, kaya mabilis na tumingin sa labas ng bintana si Ava. Naroon si Cole habang naninigarilyo at pinapanood ang dalaga. Nanlisik ang mga mata ni Ava dahil sa ginagawa ng asawa, kaya dali-dali itong naglakad palabas ng silid-aralan. Ano na namang ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko huwag kang pupunta dito at magsisigarilyo? Hindi ka pwedeng makita ng mga estudyante ko at baka gayahin ka. Naiinis na sabi ni Ava sa lalaki. Sorry, gusto lang kitang sunduin. Ani Cole, at tinapakan agad ang sigarilyo. Kaya ko naman umuwi, Cole eh. Saka bakit parang biglaan naman ata? May nangyari ba? Hindi mapigilan ni Ava na magtanong dahil hindi naman ito nagpupunta sa paaralan upang sunduin lamang siya dahil sobrang busy din ng lalaki. Nothing, namiss lang kita. Ngumiti pa ito ng tipid. Pero may napansin si Ava sa lalaki dahil namumutla ito at pinagpapawisan ng malamig. Para din itong stiff sa pagkakatayo, kundi lamang siyang inisian, ay pagmamasdan niya pa ito lalo. Huwag mo kong tingnan ng ganyan dahil kinakabahan ako. Para bang gusto mo na ako meryendahin? Biro pa nito, kaya naman mas lalong nangasim ang mukha ni Ava. Sige, pauwi na rin kami niyan. 5 minutes at lalabas na ako. Sabi ni Ava at muling bumalik sa classroom. Tulad ng sinabi ni Ava, natapos ang klase niya at lumabas na ng silid. Naabutan niya si Cole na nakaupo sa labas ng playground at mas lalong sumama ang mukha nito. Pero hindi matukoy ni Ava kung ano nga bang mali. Inalalayan pa siya pasakay ng sasakyan kaya wala na siyang sinabi. Okay ka lang ba? Mukha ka kasing naimpatsyo dahil pinagpapawisan ka ng malapot. Masakit ba ang tiyan mo? Hindi na nga napigilan ni Ava na magtanong sa lalaki. Nag-aalala ka para sa akin? Ikaw ang nagmamaneho, pinapaalala ko lang. Kung masama ang pakiramdam mo, sabay tayong papanaw. Asik niya pa, kaya naman natawa na lamang si Cole, pero nagmaneho pa rin ng tahimik. Pero habang tumatagal, napapansin niya ang panghihina ni Cole, lalo na nang kamuntikan silang mabangga ng paparating na sasakyan. Okay ka lang ba talaga? Kamunti ka na tayo masagasaan. Kung gusto mo mamatay, huwag mo ako idamay. Ngunit kamunti ka na silang masubsob nang may bumangga sa kanilang likuran. Nanlalaki ang mga mata ni Ava dahil 2 kotse ang nasa likuran nila at saka pinapaputukan pa sila. Mabilis na kinambyo ni Cole ang gas at pinaharurot ito ng mabilis. Sino sila? Kalaban mo? Ba't nila tayo pinapaputukan? Sigaw pa ni Ava kaya naman mas kumapit siya sa hawakan.
put your seatbelt on dahil kailangan nating mailigaw ang mga hayop na yan. Pinapaputukan talaga sila ng mga ito. Kaya naman, hindi alam ni Ava kung paano magtatago sa ibaba. Wala ka bang baril? Tanong pa niya. What are you going to do with the gun? Kakainin. Malamang gagamitin para hindi tayo mamatay. Alam mo kung paano gumamit? Nag-aalalang tanong pa nito. Kaya napairap si Ava. Malamang, dati akong agent. Oh God, nasa na bang baril mo? Sigaw niya dahil konti na lang at tatamaan na sila ng bala. Inabot ni Cole ang baril sa gilid ng tagiliran at inabot sa kanya. Kinuha ito ni Ava at saka binuksan ang bintana ng sasakyan at saka pinaputukan ng mga lalaking humahabol sa kanila. Tinamaan niya ang gulong ng isang sasakyan kaya naman tumama ito sa pader. Bumalik siya sa loob ng sasakyan upang humingi ng panibagong bala. Nang mapansin niya ang basang bagay sa lapag ng sasakyan. May tama ka? Tanong ni Ava. Nanginginig ang boses niya nang tanungin ang binata. Mas lalong tagaktak ang pawis nito at ang namumutlang muka. Nilapitan siya ni Ava at kinapaang siya nito. Nakita niyang tinamaan ito sa tagiliran kaya napadaing ito. Puno ng pulang likido ang kamay ni Ava nang alisin ang kanyang kamay sa tagiliran ng lalaki. Nagsimula na siyang magpanik dahil sa dami ng dugo. Ba't di mo sinabing may tama ka? Maliit lang naman to at malayo sa bituka. Hey, sino nagsabing umiyak ka? Malayo to sa bituka kaya huwag kang umiyak dyan. Para naman ako mamamatay niyan. Nahihirapang biro ni Cole. Kinuha ni Ava ang huling bala na nakita niya at ipinutok ito sa direksyon ng huling kotse na sumusunod sa kanila. Tumama iyon sa puno kaya naman naging mabagal na ngayon ang takbo nila. Cole? Hindi na napigilan ni Ava ang mga luha niya. Ito ang dahilan kaya hindi siya bumalik sa pagiging agent dahil binawian ang buhay ang kaibigan sa mismong harapan niya. I'm okay. Ngunit pumikit na si Cole. Buong lakas na tinulak ni Ava si Cole patungong shotgun seat upang siya na ngayon na magmaneho. Sa tagal niyang hindi nakakapagmaneho ng sasakyan, isang himala na nakarating sila ng mansyon ng buhay at walang gasgas ang sasakyan. Tito James, tulungan niyo kami! May tama si Cole! Pagwawala ni Ava na makapasok sila ng mansyon. Nagunahan naman sa paglabas ng tatlong lalaki na sina Days at Cash at Ray na mukhang kagigising lang din. Ano nangyari at bakit may sumisigaw? Ani Days at mabilis na nilapitan ng babae. May tama si Cole! Hagulhol nito. Kumalma ka lang. Hindi mo mamatay ang masamang damo na yan. Kumalma ka. Pagpapakalma naman ni Days sa kanya. Binuhat ni Cash at Ray si Cole papasok ng mansyon at biglang lumabas si Brett na may dalang gamit. Inihiga nila si Cole sa malaking sofa at sinira ang damit nito. Napatikom ng sariling bibig si Ava nang makita ang dalawang tama ng baril sa tagiliran ng lalaki. Ito ang iniinda ng lalaki nang hintayin siya nito sa paaralan. At kaya siya sinundo dahil alam ng lalaki na may nakasunod at nasa panganib ang buhay niya. Mas lalo siyang naiyak dahil bakit nga ba hindi niya makita ang kabutihan ng lalaki? Bakit lagi na lamang siya naiinis sa lalaki kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya? Tumahan ka na dahil hindi mamamatay ang asawa mo. Isang masamang damo yan. Sabi ni Brett habang nililinis ang tama ni Cole. Tinahipan nito ang tama ng lalaki at pagkatapos ay nilagyan ng swero sa kamay. Hinayaan na muna nila makapagpahinga si Cole at dinala naman si Ava sa silid dito upang makapagpahinga na rin. Pero pasado alas 10 ng gabi, nang pumuslit si Ava sa loob ng silid ni Cole upang bisitahin ang asawa. Tulog pa rin ito at namumutla. Marahil sa dami ng dugo na nawala sa lalaki. Hindi na naman niya napigilan ng pagbagsak ng mga luha sa mata. Cole, gising na please. Paos na paos niyang bulong. Tanga ng kamay ni Cole habang lumuluha. Ang lahat ng trauma na naranasan ni Ava noon ay bumalik. Bigla siyang nakaramdam ng takot na huwag mawala sa kanya ang asawa. Ngayon lamang siya muli natakot ng ganito.
Natakot na bigla na lamang mawala sa buhay niya ang lalaki. Hindi na ako magpapasaway, pangako yan. Tsaka, mamahalin na rin kita basta mabuhay ka lang, peste ka. Hagulhol pa niya. Hindi napansin ni Ava na kanina pagising si Cole habang pinapanood ang asawa na umiiyak at umaatungal sa harapan niya. Hindi na rin niya maitago ang ngiti sa labi. Dahil ito ang matagal niyang hinahangad na maging mahalaga siya sa asawa niya. Really? Gagawin mo na ang lahat at hindi ka na magpapasaway? Pinahina pa niya ang boses upang maging kapanipaniwala na kagigising niya at nanghihina pa siya. Cole? Yes, baby? Hindi ka naman mamatay, di ba? Hindi. Dahil hindi mo pa ako minamahal kaya hindi pa ako pwedeng mamatay. Mas lumapit sa kanya si Ava habang nakayuko at nahihiya na magtaas ng ulo. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Tanong pa ni Cole. Tumango naman si Ava bilang sagot at hindi pa rin makatingin ng diretso kay Cole. Hindi ka na magiging sakit ng ulo, ganun ba? Makikinig ka na sa mga sasabihin ko? Hindi ka na lalabas muna? O kung lalabas ka, kailangan kasama ang isa sa amin. Pero bakit? Dahil nalaman na nila ang tungkol sa'yo. Para mapabagsak kami, kailangan mong mamatay. Sagot ni Cole. Sandaling napaisip si Ava sa sinabi ng lalaki. May punto ito. At isa na sa halimbawa ang nangyari sa kanila kanina. Sige, payag na ako. Alright, halika na dito dahil kailangan ko ng energy para makabawi sa mga tamang natamu ko. Sabi ni Cole. Tumabi naman si Ava sa lalaki at dahan-dahang humiga dahil baka matamaan niya ang sugat nito. Kahit papaano, ay nawala ang agam-agam sa puso ni Ava. Pinikit niya ang mga mata at hinayaan na muna ang problema. Bukas na lamang niya iisipin ang mahalaga, kasama niya si Cole at okay ito. Nagising si Ava nang makarinig ng kaguluhan sa labas ng silid. Tulog pa rin si Cole kaya naman dahan-dahan niyang inalis ang braso ng asawa na nakayakap sa kanyang bewang at saka lumabas ng silid nila. Naabutan niya ang mga kapatid ni Cole na nakikipag-away sa isang babaeng maladyosa ang ganda. Hindi ba? Sinabi ko naman sa iyo na wala akong pakialam kung may asawa na si Cole. Ang sakin lang, ilabas niyo siya dahil gusto ko siyang makausap dahil may mga bagay kaming kailangan ayusin. Sabi ng babae. Alam mo naman pala may asawa na. Bakit pa pinipilit pa rin? Nasa loob siya ng silid at nagpapahinga kasama ang asawa niya. Saka na bumalik kapag nandito na ang asawa mo dahil baka magalit ang isang yon at kami pa ang mapagalitan. Sabi ni Cash sa babae. Ayaw. Kakausapin ko lang si Cole dahil may sasabihin lang ako, okay? Pamimilit pa rin ito. Kaya nagsalita na si Ava at sa kanya napunta ang atensyon ng lahat. Sa tingin niyo anong kaguluhan to? Tsaka, sino siya? Ako? Ako lang naman ang dating kasintahan ni Cole at narito ako para bawiin siya. Sabi ng babae kaya naman nangunot ang kilay ni Ava habang nakatingin dito. Totoo ba yon? Tanong naman ni Ava sa ibang lalaki. Ayaw mo maniwala? Itanong mo kay Cole kung sino nga ba ako. Sabi pa ng babae, pero bago ito makapagsalitang muli, bigla na lamang pumasok si Day sa sala at may dalang dalawang baril. Nandito ba ang magaling kong asawa? Zoe Tandel Gracia, anong sinabi ko sa'yo? Hindi ba sabi ko huwag kang aalis ng bahay? Galit na sabi ni Day. May asawa ka na? Wala sa loob na tanong ni Ava. Actually, may mga asawa na kami. Ang iba ay kasintahan pero ganon din naman, papunta sa kasal. Sabi ni Paul, nakararating lang din ang kasama ang asawa nitong si Mila. Don't tell me ang lahat ng asawa o kasintahan nyo ay nakuha nyo sa pamamagitan ng... Ano sa palagay mo sa amin, Ava? Katulad ng asawa mo? Siyempre hindi. Sagot naman ni Zeke. Pero gusto ko makita si Cole dahil may sasabihin ako. Balita ko ay naaksidente siya kaya nandito ako. Pamimilit pa rin talaga ng babae. Ano naman ang sasabihin mo sa akin, stupid? Biglang singit ni Cole. Nag-alala bigla si Ava na makita ang lalaki sa tapat ng pintuan.
tangan pa nito ang tagiliran, ngunit wala na ang swero sa kamay. Ba't ka tumayo? Hindi ka pa dapat tumatayo. Paano ako hindi tatayo, e bigla ka nalang nawala sa tabi ko. Saad pa nito? Kaya naman namula ang magkabilang pisngi ni Ava. Babalik naman ako agad. 5 minuto ka na dito. Katwira naman ni Cole. Cole! Sigaw muli ni Zoe, na asawa ni Daze. What, stupid? Huwag kang sumigaw dahil hindi naman kami bingi. Siguraduhin mong mahalaga ang sasabihin mo. Dahil kapag hindi, ibabalik talaga kita kung saan kita kinuha noon. Pananakot pa ni Cole dito. Fine! Gusto ko lang sabihin na nasa Pilipinas na si Chantal. Biglang tumahimik ang lahat. Yan ang pinagtaka ni Ava. Bigla din lumuwag ang tanga ni Cole sa kanya kaya biglang natakot ang babae. Kailan pa? Lumamig naman bigla ang boses ni Daze sa asawa. Hindi ko alam. Basta nakita ko lang siya nito nakaraang araw habang nagsishopping ako. Nagkausap din kami. Nang sabi niya ibabalik siya. Si Chantal, ang babaeng kinababaliwan ni Cole noon. Ngunit dahil mas pinili ng babae ang ama kaysa sa kanya, dahil hindi siya makapangyarihang tao tulad ng ama, hindi nagulat si Cole dahil bumalik ito. Kumulo ang dugo niya dahil panigurado ay may gagawin itong masama sa asawa. Sino si Chantal? At bakit parang galit kayong lahat? Tanong ni Ava dahil hindi niya makaya pa ang curiosity na nararamdaman. Nothing. Sagot ni Cole at tinawag ang mga kapatid upang mag-usap sa opisina nito. Naiwan si Zoe at Ava kaya naman ngumiti siya ng alangan sa babae. Inaya niya pa ito na umupo sa sofa at pinaghanda ng merienda. Alam ko nag-iisip ka ngayon kung sino si Chantal, pero mas mabuti pa siguro kung itanong mo na lang sa asawa mo kung sino siya. Sabi ni Zoe. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin kung sino siya? Bakit ganun na lamang ang galit nila sa babaeng yun? Wala talaga ako masasabi sa iyo, kundi ang babaeng yun ay mapanganib. Kaya kung makita mo man siya, iwasan mo agad. Mas mabuti kung sabihin mo agad sa asawa mo. Saad ni Zoe, bago nito sinundo ang asawa. Naging palaisipan tuloy kay Ava kung sino ang babaeng ito. At kung bakit ganito na lamang, kakaiba ang nararamdaman niya. Bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng takot, lalo na sa naging reaksyon ng asawa. Napansin ni Ava ang asawa na palabas ng opisina nito. Ganon pa rin ang itsura ng lalaki, hindi maiguhit na parabang may ikinagalit. Maski nga ang sugat nito ay hindi ininda at parang walang benda na naglakad patungo sa kanya. Cole, ano pang nangyari? Pwede mo pang sabihin sa akin kung ano yung nangyayari? Pagsalubong niya agad dito. Nothing, may kailangan lang akong ayusin. Pero, isang tingin lang ang iginawad ni Cole kay Ava, kaya natahimik ito. Wala na siyang lakas pa ng loob upang magtanong. Bagkos, nagbaba siya ng tingin. Kung kailan napapatunayan niya nang may nararamdaman siya para sa asawa, saka naman nagkakaroon ng problema. Doon pa nagkakaroon ng malaking hadlang sa pagsasama nila. Kung di sana siya nag-inarte, siguro naging maayos ang lahat. May aayusin lang ako. At ikaw, huwag ka munang lalabas ng mansyon. Tandaan mo, ipinangako mo sa akin. Nasusunod ka sa akin, di ba? Sabi ni Cole, bago ito tuluyang umalis. Isang magandang babae ang bumunot ng baril at saka itinutok ito sa lalaking puro duguan ang itsura na nakahandusay sa lapag. Hindi niya nagustuhan na ibinalitan ito sa kanya dahil hindi siya makakapayag na mawala na lamang ng ganun kadali sa kanyang lalaki. Paano kung ikaw mismo kaya ang umalam kung totoo ba ang sinasabi ng tauhan mo? Kesa naman pumatay ka dyan, dahil wala namang magbabago kung totoong kasal na si Cole sa ibang babae. Saad pa ng isang babae na kasama niya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Chantal Delgracia. Siya ang babaeng naging asawa ng ama ni Cole, ngunit baliw na baliw sa binata. Dati siyang kasintahan ni Cole ngunit dahil sa pagiging ganid, ay pinakasalan niya ang ama ng lalaki. Sa akin lang si Cole.
Matapos kong umalis ng ilang taon, ito ang malalaman ko. Magpapakasal siya sa isang babaeng mahina? Saad ni Chantal. Sigurado ka bang isang mahinang babaeng yan? Alam mong hindi madali makuha ang atensyon ng isang Cole Del Gracia. Ilang butas ng karayabang pinasukan mo bago mo nakuha ang atensyon niya, hindi ba? Ngunit sa ama niyang gurang ka pa rin bumagsak. Kaya hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Dahil akin lang siya. Hindi ako aabot sa ganitong sitwasyon kung di rin ako pinahirapan ng ama niya. Kaya ko lang naman ginawa yun dahil gusto ko magkaroon ng kapangyarihan. Pero alam mo mawawala sa iyo ang lalaki kapag ginawa mo yun. Ngayong may mahal na iba si Cole, wala ka na magagawa kundi tanggapin na hindi siya magiging iyo. Ani Eve, na lalong nagpabagsik sa mukha ni Chantal. Akin lang si Cole. Kung kailangan kong patay na babae niya, gagawin ko. Ihanda mo na rin ang sarili mo kasi ikaw ang susunod matapos mong mapatay ang asawa niya. Hindi na kumibu pa si Chantal at ibinuhos na lamang ang galit sa lalaking nasa harapan niya. Hindi siya nagpakapagod at nakipaghabulan kay kamatayan upang mapunta sa ibang lalaki. Gagawin niya ang lahat upang mabawi ito at sisimulan sa pamamagitan ng paninira ng relasyon ng dalawa. Siya? Si Chantal Del Gracia, ang nag-iisang babae na nababagay sa binata at wala ng iba pang babae. Isang linggo ang lumipas simula ng asikasuhin ni Cole ang sinasabi nito at isang linggo na rin na hindi niya ito nakikita. Bakasyon na ng mga estudyante ni Ava, kaya naman mas marami na siyang oras upang makasama ito. Ava, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Kailangan mo ayusin ang atake mo dahil sobrang dali mabasa ng galaw mo. Ani Zoe, nakasalukuyan silang nagsaspari ngayon dito sa garden. Kailangan niyang mahasa ng maayos upang hindi siya maging pabigat kay Cole. Kailangan niya ding maging malakas upang maging karapat dapat siya sa pag-ibig ni Cole, lalo na ang posisyon ng pagiging reyna. Hindi ko pa rin mahanap kung sino ba talaga si Chantal. Pagbubukas niya sa kaibigang si Zoe. Ito ang madalas na kasama ni Ava simula na maging busy ang lahat. Kilala ko siya at isa lang masasabi ko. Isa siyang masamang tao kaya kung magtagpo man ang landas niyo, iwasan mo na. Hindi ako natatakot, Zoe. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. At isa pa, hindi niya makukuha sa akin ang asawa ko. Alam ko naman na si Cole ang sadya niya, hindi ba? Oo, dati siyang nobya ni Cole. Kaya masasabi ko na lang, ihanda mo ang sarili mo. Ani Zoe, bago ito bumangon at naglakad papasok ng mansyon. Tumitig si Ava sa kalangitan na may pagkakulimlim. Sa kanya tinaas ang kaliwang kamay na parabang inaabot ang buwan. Saka lang napansin ni Ava ang wedding ring sa daliri. Mas lalo siyang naglakas loob na lumaban. Dahil hindi mawawala sa kanya ang asawa. Sa kanya lamang ito at wala nang iba pa. Hindi na maiguhit na mukha ni Cole habang kaharap ang babaeng matagal na niyang nilimot. Wala pa rin itong pinagbago, lalo na ang nakakairitang mukha na inosente man tingnan, ngunit mababakas pa rin ang tunay nitong ugali. Wala ba akong yakap dyan, Cole? Kung wala kang sasabihin sa akin na mahalaga, aalis na ako. Walang ganang sabi ni Cole saka naglakad palapit sa pintuan. Bago pa niya mapihit ang siradura ng pinto, muling nagsalita si Chantal. Ako ang kailangan mo at alam mo yan, Cole. Ako pa rin ang kakailanganin mo at hindi ang asawa mo. Bakit hindi ka pa ngayon bumalik sa akin? Alam mong hindi maaari sa pamilya natin na mahina. Pwede ba, Chantal? Wala kang alam sa mga nangyayari sa buhay ko at huwag kang umakto na parang may karapatan ka sa buhay ko. Asawa ka lang ng taong sumira sa buhay ko pero wala kang karapatan sa akin. Isang sampal na nagpagising sa ulirat ni Chantal. Alam mo naman ang dahilan kung ba't mas pinili ko ang ama mo, di ba? Alam mo, ikaw lang ang mahal ko, Cole. Sabi ni Chantal at sinubukan na yakapin si Cole ngunit lumayo lamang ito sa kanya. Kung mahal mo ako, hindi mo iisipin ang kapangyarihan. Tandaan mo yan. Kung di mo lang ako nakilala, magkakaroon ka ba ng interes sa kapangyarihan? Hindi ako tatanggap ng babaeng ginawa ang lahat kahit ang kapalit ay ang sariling katawan upang maging makapangyarihan lang.
Kaya ako naman nagawa yun dahil mahal kita. Pumatak na rin ang luha sa mga mata ni Chantal. Pero ni konting awa ay hindi niya nakitaan si Cole. Kaya mas lalong nag-init ang galit niya. Hindi na ito tulad noon na handang pumatay dahil lamang sa pag-iyak niya. Hindi mo ginawa yun dahil mahal mo ko, Chantal. Ginawa mo yun dahil sa pagiging ganid at saki mong tao. Sige, subukan mong umalis ngayon at sisiguraduhin kong hindi ko hahayaan na buhay ang asawa mo. Pagbabanta pa ni Chantal, kaya sa isang iglap ay sakal-sakal na siya ni Cole. Bago mo pa magawang saktan ang asawa ko, sisiguraduhin kong mauuna ka. Gigil na sabi ni Cole sa mismong pagmumukha ni Chantal. Ngunit tumawa lang ang babae. Kung magagawa mo ako mapatay, Cole, kung kaya mo. Bago pa makabunot ng baril si Cole, bigla na lamang ito bumagsak sa lapag. Tanga ng tagiliran na tinamaan ng masakit na bagay na nagpahina sa kanya. Si Chantal na baliw habang nakatingin sa kanya na nakakaloko. Nagtatagi sa mga bagang ni Cole habang hinang-hina siyang nakahandusay sa lapag. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ng asawa mo dahil akin ka lang, Cole. Sa akin ka lang at wala nang iba. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa kanya. Huling mga salitang binitiwan ni Chantal bago ito nawala ng malay. 24 oras nang hindi umuwi si Cole habang ang mga kapatid niya ay naritong lahat. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang lalaki. Kaya naman hindi mapakali si Ava. Tinawagan na rin niya ang iba pa para malaman kung nasaan ang asawa ngunit wala talagang nakakaalam. Hindi kaya nadukot si Cole? Hindi ba ang sabi niya ay may kipagkita siya kay Chantal? Sabi ni Days. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Pwede ko bang malaman kung nasaan ang babaeng yan? Palagay ko siya yung may kinalaman kung bakit wala pa rin si Cole hanggang ngayon. Saad ni Ava. Hanggang sa makatanggap ng mensahe si Ava galing kay Cole. Alerto pa itong tumayo at saka nanginginig sa binasang mensahe. Nasa isang gusali siya at may tinatapos. Gusto niya ako papuntahin doon. Samahan ka na namin. Baka delikado ang lugar na yan. Isa pa, hindi ba kayo nagtataka? At hinayaan ni Cole na magpunta ka roon na mag-isa? Kahit alam niyang nasa kapahamakan ng buhay mo? Sabi naman ni Cash, kaya sumang-ayon ang lahat. Ang mahalaga, hindi ba? Alam mo na kung saan makikita si Cole? Kahit anong sabihin niyo, pupunta ako doon. Pagmamatigas ni Ava. Wala na nga nakapigil sa dalaga na magkusa itong pumunta sa lumang gusali kung saan makikita si Cole. Ngunit bago nagtungo doon si Ava, siniguro muna niyang handa siya. Nagtago rin siya ng baril sa kanyang katawan. Gamit ang motorbike, nagtungo roon si Ava kahit napapalubog na ang araw. Ang mga kapatid naman ni Cole ay gumawa ng plano upang sundan ang dalaga. Nagawa ni Ava na makarating sa gusali na sinabi ng asawa. Ngunit nagtaka siya dahil isa itong abandonadong hotel. Nagtataka pa siya noong una ngunit pinili niya magpunta sa loob. Isang silid ang napansin niyang may ilaw. Kaya dahan-dahan siyang naglakad patungo dito. Ngunit samba ng pintuan, kitang-kita ng dalawang mata niya ang dalawang tao na walang saplot at pawis na pawis. Ang kaninang pag-aalar ni Ava ay napawi na makita niya kung sino ang dalawang baboy na ito. Kusang pumatak ang mga luha ni Ava nang makita si Cole at Chantal na nakahubad. Ako lang ang babae para sa iyo, Cole. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa iba dahil ako mismo ang makakalaban ng babaeng aagaw sa iyo. Saka ito tumingin sa direksyon ni Ava nang nakangisi. Ngunit hindi umatras si Ava na parang isang batang talunan. Bagkus, nag-isang linya ang kanyang labi at walang pasabing pumasok sa loob ng silid. Nagulat si Chantal nang bigla na lamang siyang humambalo sa lapag habang duguan ang mga labi. How dare you! Parang hayop na sigaw ni Ava. Nalilisik ang mga mata habang nakatingin kay Chantal. How dare me? Bakit kaya hindi si Cole ang tanungin mo? Ha? Sa tingin mo paniniwalaan kita? Alam ko ang ginawa mo. At sa tingin mo ba masisira mo kami dahil sa ginawa mong to? Ako ang mahal ni Cole dahil nakuha niya ako. Sa tingin mo ba hindi kanya iiwan kapag
nagbunga ang isang gabing to? Kahit na may dugo sa gilid ng labi ni Chantal, nagawa pa rin itong ngumisi. Pinanlamigan ng katawan si Ava dahil sa sinabi ng babae. Ngunit hindi siya matatalo ng ganito lang. Ngayon pang nakita niya ang taong mabibigay ng buong pamilya sa kanya, pati na rin ang pamilyang hinahangad. Hindi mangyayari yan. Dahil ngayon pa lang sisiguraduhin kung walang mabubuo dyan sa makasalanan mong matres. Sumugod si Ava patungo kay Chantal, kaya naman tatlong lalaki ang lumitaw sa likuran ni Ava. Ikaw ang hindi nasisinagan ng araw. Dahil ngayong gabi pa lang sisiguraduhin kung paglalamayan ka. Sumugod ang tatlong lalaki kay Ava na may dalang armas. Nagawa itong maitumba ni Ava kahit na may daplis na siya sa kanyang balikat. Tatlong lalaki ang sumugod sa kanya at nagawa niyang maitumba. Ngunit ramdam na ni Ava ang pagod at ang mga sugat niya sa katawan. Tatapusin kita bago pa magkaroon ng malay si Cole. Alam kong pasasalamatan niya ako pag nawala ka sa landas niya. Ikinasa nito ang baril at itinutok kay Ava. Ipinatok niya ito, ngunit isang matigas na katawan ang humarang kay Ava. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Ava na makilala ang lalaking gumawa nito. Namutla siya na makita kung paano bumagsak sa harapan niya ang kanyang Tito James. Tito? Pinipilit pa niyang gisingin ang tiyuhin. Ngunit nakapikit na talaga ang mga mata nito. Tito naman eh, huwag ka magbiro ng ganyan. At mas niyugyug ang katawan nito. Ngunit hindi na muling gumising ang kanyang mga mata. Pumasok na rin sa loob ng gusali ang mga kapatid ni Cole. Nanlaban pa si Chantal ngunit wala itong nagawa nang kalad ka rin ni Cash palabas ng gusali ng walang saplot. Days! Days! Si Tito James ko! Hinging tulong pa ni Ava sa lalaki. Pero ang mas kinagulat niya ay ang barili nito ni Days. Mahihimatay na sana si Ava nang magbura ng sunod-sunod ang Tito James niya. Sira ulo ka ba, Days? Paano kung tinamaan talaga ako? May babalik mo ba ang buhay ko? Sigaw pa nito. Tito! Umiiyak na tawag ni Ava. Dinala nila si Cole sa ospital dahil sa lakas ng droga sa sistema nito. Natulog ito ng 2 araw upang makabawi ng lakas. Hindi umalis si Ava sa tabi ni Cole kahit na araw-araw itong nakikiusap sa lalaki na imulat na ang mga mata. Mabuti naman at pumayag ka na mag-almusal dito. Simula na ma-ospital si Cole. Hindi mo na rin iniwan ang lalaking yon. Hindi pa yun mamatay. Ani Zoe. Gusto ko lang na kapag gumising siya ako ang una niya makita. Asus! Ganyan din ako kay Days noon. Lahat ata ng luha isinuka ko na magising lang siya. Tapos na magising siya, nagsisisi ako dahil nabigyan na naman ako ng sakit ng ulo. Tumawa pa ito ng pagak. Napangiti na rin si Ava dahil sa kakulitan ng babae. Ito din ang ilang araw na nangulit sa kanya na kumain at magpahinga. Ngunit nagmatigas siya. Mabuti pa bumalik ka na sa silid ng asawa mo at baka gumising na ang isang yon. Nakakain ka na rin naman sa kanakapagbihis ng bagong damit. Ava, kahit ano pang hirap ng sitwasyon, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Dahil kapag nagkasakit ka pa, sino na lang mag-aalaga sa'yo? Ramdam ni Ava ang pag-aalala sa boses ni Zoe. Salamat, lagi kong tatandaan ang sinabi mo, Zoe. Ikaw din, huwag ka na magpasaway dahil naawa ako kay Days. Masyado nang tumatanda at kumukulubot ang balat niya dahil sa problema sa'yo. Biro pa ni Ava kaya naman napaismid si Zoe. Naglakad na si Ava patungo sa silid ni Cole. Dala ang mga bulaklak na pinitas niya sa labas bago siya kumain. Napansin niyang bumukas ang pintuan ng silid kaya naman nagmamadali siyang pumasok. 2 doktor ang tumitingin kay Cole. Nagising na. Cole! Aligaga pa siyang lumapit sa lalaki. Ngunit blanco ang tingin nito sa kanya. Maayos na ang lagay ni Mr. Del Gracia. Konting pahinga pa at makakabalik na siya sa dating routine. Salamat, Doc. Sabi pa ni Cash, saka umalis na ang doktor. Muling tumingin si Ava sa lalaki dahil napansin niyang parang may kakaiba dito. Hindi siya magawang tingnan, lalo na ang alisin nito ang tanga niya, kaya nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Cole, may problema ba? May masakit ba? Who are you? 3 salita na gumunaw sa mundo ni Ava.
Nagtataka si Ava na tumingin kay Cash at kay Daze, Brett at Paul na papasok ng silid. Hindi mo ako kilala? Asawa mo ako, Cole. Really? Wala akong matandaan na may isang anghel ako na pangasawa. Biro pa nito. Cole naman eh, kung kailan mahal na kita, ganito pa ang gagawin mo. Aniya, saka umatungal ng iyak ng sobrang lakas. Bakit di mo ako matandaan? Hindi naman naalog ang utak mo ah. Kung ganito din pala sana, mas mabuting naghiwalay. Sino nagsabi maghihiwalay tayo? Subukan mo, dahil ikukulong talaga kita sa kwarto. At siya kita aanakan, para wala ka na talagang kawala. Cole! Lumambot ang mukha ni Cole at saka niyakap ang asawa. Hinayaan niya itong umiyak nang umiyak sa bisig niya. Sorry na. Hindi ko naman alam na ganito ka pala kabaliw sa akin. Isa na lang talaga. Babala pa ni Ava dahil nahihiya siya. Nakalimot na siya na nasa tabi niyang 11 pugo. I'm sorry, huwag ka na umiyak. Dahil kahit ikaw pa mismo ang makipaghiwalay sa akin, hahabulin at ikukulong kita. Huwag ka rin umasa na iiwan kita kasi malabo yun. Mas mabuti na lamang na kumain ako ng bubog kesa mawala ka. Mahabang salaysay pa ni Cole. Sinabi mo yan ha, dahil ako mismo ang gagawa ng bubog na kakainin mo. Gatong naman ni Ava. Nagtawa na ng lahat dahil sa kabaliwan ng dalawa. Damay na rin sila sa problemang kinakaharap ng bawat isa. Pero may isang napatunayan ng mga Del Gracia brothers. Natagpuan na nila ang babaeng kanilang mamahalin habang buhay. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Runaway Bride, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!